ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. May taong sinugo ang Diyos, Juan ang kanyang pangalan. Dumating siya para magpatotoo tungkol sa liwanag, upang maniwala ang lahat sa pamamagitan niya. Hindi iyon ang liwanag, kundi patotoo tungkol sa liwanag. Ito ang pagpapatotoo ni Juan nang suguin sa kanya ng mga Hudyo mula sa Jerusalem ang ilang mga pari at mga Levita para tanungin siya, "Sino ka ba?" Sinabi niya ang katotohanan at di ipinagkaila. Kanya nga sinabi, "Hindi ako ang Kristo." Nagtanong naman sila sa kanya, "Ano ka kung gayon? Si Elias ka ba?" At sinabi, "Hindi." "Ang propeta ka ba?" Isinagot naman niya, "Hindi." Kaya sinabi nila sa kanya, "Sino ka ba? Para may maisagot kami sa mga nagsugo sa amin. Ano ba ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili?" Binanggit niya ang sinabi ni Propeta Isaías at kanyang sinabi, "Ako ang tinig na sumisigaw sa ilang, tuwirin ninyo ang daan ng Panginoon." Sinugo nga sila ng mga Pariseo at kanilang itinanong sa kanya, "At bakit ka nagbibinyag kung hindi ikaw ang Kristo, ni si Elias, ni ang mga propeta?" Sumagot si Juan sa kanila, "Sa tubig lang ako nagbibinyag, ngunit kasama naman ninyo siyang nakatayo na hindi pa ninyo nakikilala. Dumating siyang kasunod ko pero hindi ako karapat-dapat na magkalag ng panali ng kanyang panyapak." Sa Betaraba, nangyari ang mga ito sa kabilang ibayo ng Jordan na pinagbibinyagan ni Juan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Kasiyahang nagmumula sa Diyos. Maraming nag-aakala na ang pananampalatayang Kristiyano ay nakabatay sa pagdurusa at pagpapakasakit. Ngunit ipinapaalala sa atin sa araw na ito na ang pinakarurok ng ating pananampalataya ay ang saya. Kaya sinisindihan natin ang kandilang rosas bilang sagisag ng saya sa Adbyento. Siguradong darating ang ating hinihintay. Ganito ang pakiramdam. Naghihintay ka sa isang kapamilyang uuwi sa Pasko. Idinidiin ni Maria sa Salmo at ni Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Tesalonika ang halaga ng kasiyahan na nagmumula sa pagpapasalamat sa Diyos. Unang-una, ang kasiyahang ito ay hindi nakasalalay sa anumang bagay dito sa mundo dahil maaari tayong maging masaya kahit saan mang dako. Sa halip, nakabatay ito sa presensya ng Diyos sa ating buhay. Madali itong maunawaan ng mga taong umiibig. Masayang magkasama ang magkasintahan. Basta't magkasabay, hindi napapawi ang kaligayahan kahit saan man sila, sa gitna man ng masangsang na palengke o sa isang romantikong kapihan o sa anumang sitwasyon sa kanilang buhay. Pangalawa, ang kasiyahang ito ay nagmumula sa pagpapasalamat. Umaapaw sa utang na loob ang propeta sa unang pagbasa dahil sa mga biyayang natanggap nito. Umaapaw sa pagpapasalamat si Maria dahil naalala ng Panginoon ang mga hamak sa lipunan tulad niya. Pinapaalala ni Pablo na magpasalamat tayo sa Diyos sa lahat ng panahon. Malimit nakikita natin ang pagkukulang. Maaring pagkukulang natin o ng ibang tao, mas madali nating matandaan ang mga bagay na wala tayo kaysa sa meron. Ang mga taong negatibo tulad ng mga masusungit at mapanghusga ay mga taong hindi makita ang mabuti sa kanila at sa kapwa. Kailangan natin ipunin ang mga magagandang bagay na meron tayo upang maging tulad ni na Maria na labis-labis ang pagpapasalamat sa Diyos. Nakamamangha na ang mga taong alam ang biyaya sa kanila nakadidiskubre pa ng mas marami. Ang pusong tumatanaw ng utang na loob sa Diyos
ay may kakaibang gaan sa kalooban at nakita ito sa kanilang pananaw sa buhay at sa pakikitungo sa kapwa. Pangatlo, ang kasiyahang ito na mismong mensahe ni Juan sa Ebanghelyo. Masaya ang taong madaling magbalik loob at magpatawad. Wala itong kinikimkim na bigat sa kalooban. Masaya ang magmahal. Masaya ang maglingkod sa kapwa. Kaya kasama ng saya na ito ang kapayapaan. Magaan ang loob ng mapagbigay kaysa sa sakim. Panghuli, sabi ni San Pablo, natatagpuan sa pagdarasal ang kasiyahang ito dahil nakakasama natin ang bukal ng tunay na kaligayahan. Nararanasan natin ang uri at lalim ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Maging sino man tayo, hindi nagbabago ang kanyang pagkalinga. Hindi natin kailangang magkunwari dahil tanggap niya tayo.